I just actually just want to apologize to him. Why? I'm sorry, bro. I never listened, man. Well, you were just like, I know you said that's, you know, fending out for me. But I was living a bohemian lifestyle, and I thought I was just an artist and all of that, but it didn't work out. And now I understand what you really mean, even when my own mom was alive. I love you very much, man. And thank you for supporting me all throughout hanggang ngayon. Even with other projects na ginagawa, the network and other things. Alam natin kung gaano kahirap, hindi madaling pinagdaanan ni Baron, diba, na na-judge ng lahat. Hindi man lahat karamihan, diba? Pero kasi tinatanong bakit nakakabalik. Eh kasi talagang meron siyang posisyon dito sa industriya. Eh. May gift. Dahil wala din naman siyang kasing galing na aktor. Yes, may gift. Diba? Gift kasi yan na minsan binigay sa'yo, gusto mong pabayaan. But that's a gift na talaga yan nakalaan para sa'yo kahit anong mangyari. Nakaguhit sa iyong palo. Hinihintay lang kung kailan mo yan ipapasikat, diba? And now, Baron, we are really, really happy na nakabalik ka. And ang galing mo kasing artista. Correct. Alam ko, pero nakakasama kita nung araw pa, mabait ka rin kasing tao. Pero wala naman kahit na anong galing mo. Ano lang yan eh, parang sa workout, kailangan ang 10% lang yung talent, 90% attitude. I'm doing my best to be a better person. Why am I crying? It's okay. We're very happy to you, Baron. For you. Happy, yung to you, happy birthday. Ako bilang fans talaga ako na nanonood talaga from simula. Sobrang happy ako ngayon na talagang ito yung ina-accept mo na sa sarili mo, ina-accept mo yung mga pangyayari noon, sinasabi mo na mayabang ka noon. Ngayon talagang ito na yung pagbabago na talaga. Inaani mo na lahat. And we are very sure na proud sa iyo ang mommy mo. Mommy mo at daddy super mo. Super, yes, yes. Oo, and of course, hindi lang sa iyo nangyayari yan. Sensationalized lang dahil artista tayo, pero hindi lang sa iyo nangyayari yan. Kaya sa lahat ng mga nanonood na ganyan din ang pinagdadaanan, isa ka malaking inspiration na yan. May panahon pa para magbago. Isang inspiration ka sa kanila. Yes. Ito lang yun. Ang gaya ng sinabi ko kahit kay Coco Martin at sa lahat, kahit sa ABS-CBN, sabi ko, hindi ako mangangako. I'll just do it. Kasi itong disease or problema or itong nangyari sa akin, you take it one day at a time. And it's a conscious effort. Conscious decision to fight for your life, for your sobriety, for your mental health daily. It's not a joke. And aside from that, you have work, you have your family, you have your loved ones. It's sometimes discombobulating, no? Magulo. Pero with God, di ba? Nothing is impossible. He will give you strength. He gives me strength daily. Ang mapapaya ko lang, it's all about accepting that you have a problem. Second, ask God right away for help. Thirdly, ask people for help because nobody can do it alone. Very good. I love it. Thank you, Baron. Sobrang inspirasyon. At ngayon, bukod sa probinsyano, meron ka pang pinagkakaabalahan. Ano itong barbershop na ito? Wow! Yes, na-bless po ako. It's called
Gents Barber Cebu, Gents Barber PH. Check it out. Dahil po naging successful yung first branch namin, nag-open kami ngayon sa Talamban. Sa Cebu din.